What's up mga kamani magnet? Narito na naman tayo para sa 13 malas sa bahay mo. Alisin natin ang mga malas na yan para maalis natin ang negatibong mga enerhiya. Ang una sa listahan ay ang puno ng aratili sa harapan ng iyong bahay. Ang puno ng aratili ay sinasabing malas at hindi naaangkop na nasa harapan ng bahay, lalo na kung ikaw ay may dalagang anak. Sinasabing kapag ang aratilis na yan ay nasa harapan ng bahay, ang sinumang dalagang anak na nasa loob ng iyong tahanan ay maaaring magkaroon ng maagang pagbubuntis o pag-aasawa ng hindi sinasadya at hindi naaayon sa panahon. Kung ayaw mo mangyari, tanggalin mo na ang bagay na to. Isa pang malas na halaman sa harapan ng tahanan ay ang puno ng mangga. Ang puno ng mangga ay lumalaki at talaga namang halos matakpan ang ating mga tahanan kung saan nagdudulot ng kadiliman. Ang isang bagay na nasa harapan ng ating tahanan na magbibigay ng kadiliman ay maaaring magpasok ng kamalasan. Kapag ito'y nagpasok ng kamalasan sa ating mga tahanan at sa ating mga buhay, ay maaari itong makapagbigay ng samut-saring problema sa ating tahanan. Maaari itong magkaroon ng maraming negatibong enerhiya at kapag naipon yan, maraming problema ang darating sa buhay mo. Huwag mo ring hahayaan na ang sungka na hilig ng mga anak mo ay nasa loob ng tahanan mo. Pansinin mo ang laruan na sungka na yan. Madalas, kapag ginagamit natin ang mga bato na yan, ay unti-untong nasasaid o nauubusan. Kaya naman ang pagkasaid na to ay maaaring mamanifest mo sa iyong buhay kung saan masasairan at ikaw din ay mauubusan. Tandaan mo rin na ang pagharap ng salamin sa isang pintuan ay hindi naaayon at hindi maganda sapagkat maaari itong mag-reflect ng mga negatibong enerhiyang tatama sa salamin at maaaring tumama sa taong nakaharap sa salamin na yan. At sino mang taong nakaharap sa salamin at tinamaan ng negatibong enerhiya ay maaaring magkaroon ng malaking problema. At ang malaking problema na yan ay maaaring pagsimula ng pagkakasakit, problema sa kalusugan, maging problema sa pera. Tandaan mo rin na ang isang tahanan na madilim ay hindi rin magandang pinamamahayanan, lalo na kung ang harapan nito ay may mga patay na halaman. Ang isang patay na mahalaman na hindi na maganda sa ating paningin ay dapat mo nang alisin at tanggalin. Maaari ito makapagdulot ng isang malaking problema sa mga taong nakatira sa tahanan kung saan ang harapan ng bahay ay may mga patay na halaman dahil makapagdudulot ito ng matinding kamalasan. Tandaan mo rin na ang loob ng tahanan mo ay dapat maayos, organisado, malinis, maliwanag at talaga namang walang mga kahit anong kalat. Ang mga kalat na nasa loob ng tahanan na nagsisilbing kalat na hindi nalilinis ay maaaring mag-represent ng isang kamalasan na maaaring maging sanhi ng problema sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tandaan mo na ang isang maayos na tahanan ay magbibigay din ng isang maayos na buhay. Ngunit kung ang iyong tahanan magulo at talaga namang maraming mga samut-saring kalat, samut-saring problema rin ang maaaring ibigay nito sa buhay mo. Isa pang bagay na dapat mong pakatandaan ay ang bilang ng hagdanan. Huwag na huwag mong hahayaan na ang huling landing ng iyong hagdanan ay nagtatapos sa mata. Mata kasi ang ibig sabihin ay kamalasan. Tandaan mo na dapat ang huling landing ng iyong hagdanan ay nagtatapos sa oro. Dahil ang oro ay swerte. Mata naman ay kamalasan. Kung nagtatapos sa oro, siswertihin ang mga taong nakatira sa iyong tahanan, ngunit kung huling landing mo ay nagtatapos sa mata, kamatayan at kahirapan sa kalusugan ang mamamayani sa iyong tahanan.
Anumang bagay na hindi na maganda sa ating paningin at sa ating tahanan ay dapat linisin, tanggalin at ayusin. Lalo naman ang mga ipis na namamahay sa ating mga tahanan. Dapat mo na itong ayusin, alisin at tanggalin sa iyong bahay. Sapagkat maaari itong mag-ipon ng maraming itlog kung saan bubunga ng maraming ipis, dadami at habang dumadami ang ipis na yan, dadami din ang negatibong enerhiya, dadami rin ang problema mo sa buhay. Pagdating naman sa dining area, huwag mong hahayaan na nagkalat ang mga pagkain at hindi mo inaayos ang mga bagay na yan. Ang mga pagkain na yan ay tinatawag nating abundance. Isinasaayos at inilalagay sa tamang lalagyanan. Ngunit kapag sa dining area o sa kainan, ikaw ay maglilinis, huwag mong sasapuhin ang mga kalat na to na para kabagang nanlilimos. Sapagkat kapag ganito ang iyong ginawa, maaari itong makapagdulot sa iyo ng kamalasan na magiging sanhi ng malaking problema mo sa buhay. Tandaan mo rin na ang water element ay pera. Pagdating sa anumang uri ng water ay hindi dapat ito nasasayangan sa faucet man, sa lababo man o maging sa banyo. Ang mga sirang faucet ay dapat mo nang ipaayos para hindi lumalabas ang mga tubig na yan. Ang pagkaubos ng tubig at pagkasain nito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng maraming pera na mauubos at mawawala ng saysay. Isa ring bagay na hindi mo dapat ginagawa sa kitchen o dining area ay ang pagpapatong ng mga barya sa iyong kainan. Ang mga barya ay may lugar para dito, ngunit hindi mo dapat ito inilalapag sa lamesa o sa kainan. Bawal na bawal ang paglalapag ng mga barya sa ating mga hapagkainan dahil maaari itong mag-attract ng maraming negatibong enerhiyang magdudulot sa atin ng samut-saring problema sa buhay. Bukod sa barya, huwag mo ring hahayaan na ang mga suklay ay nasa hapagkainan. Ang abundance ay dapat pinapahalagahan lalo na kung ito'y ipinapatong sa dining area. Ngunit ang pagbabatong ng mga suklay ay sinasabing may sumpang dala na maaaring makapagdulot ng kamalasan. Ang mga suklay na yan ay dapat mong inilalagay sa tamang lalagyanan para hindi ito makapagdulot ng anumang kamalasan sa iyong buhay. Ang tamang paglalagay na at pag-oorganisa ng mga gamit katulad ng suklay ay maaaring makapagdulot ng maayos na buhay. Ngunit kapag ito ay nailagay sa di tamang lalagyanan katulad ng hapagkainan, kamalasan naman ang dulot niyan. Isa pang bagay na pakatatandaan ay sa harapan ng iyong main door o main entrance, huwag na huwag kang maglalagay ng anumang hukay katulad ng balon. Sapagkat ang hukay na yan ay sinasabing may dalang sumpa na maaaring maging senyales ng pagkamatay ng isa sa miyembro ng iyong pamilya. Sinasabing marami ng mga naganap na ganitong pangyayari at talaga namang nangyari ito sa kanilang buhay. Kaya't mas mabuting iwasan para hindi rin mangyari sa iyong buhay.